The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad, sorry po, tahimik na kami lahat dito. Patawad po, Pastor, patawad po sa amin po mga salita. Sorry po talaga, sorry. Sorry po, kami ho ay nadadala ho ng aming emosyon. Ano kaya maganda, sorry. Meron tayong The Daily Brad, eh, no? Medyo kumakalma tayo. Napapacify. Pag andyan na si Pastor Jeff. Sorry po, Brad. Ted, baka mamaya magsisi kayo na may Daily Brad na papacify kasi ako nadadala sa inyong dalawa. Pero alam mo, it's really good na may segment na ganito, Pastor, kasi pagpasok mo, parang nare-realize namin, ay teka, kailangan na namin kumalma. But there are really some things in this world na hindi natin mababago. Kaya minsan kailangan ipagdadasal mo na lang talaga. Anyway, Pastor Jeff, the floor is yours. Yan, Chang. Gusto ko marinig sa'yo yung pagpumasok ng Daily Bread. Ayun, meron pang pag-asa dahil may Diyos. Yan. Yes, yes. Amen. Correct. Amen. Well, Chang at Ted, it's Tuesday. We're gonna draw wisdom from the Proverbs. Wisdom Tuesday ang tawag ko dito. Question, narinig niyo na ba yung mga nanay niyo? Lagi sinasabi mga katagang ganito, Chang, ikaw. Kailan ka ba naman matututo? Ay, yan. Oo. Talas ko marinig sa nanay ko, di ba, Chang? Ikaw, ano yung mga paulit-ulit sa'yo sinasabi ni nanay na ano si mo? Si mama, ayan ka na naman, di ba? Sinabihan na kita. Ayan. Si Manong Ted, may ganun din yan sa akin minsan. Hindi ako nagkulang ng pagsasabi sa'yo. Yung mga ganyan ang madalas nilang sinasabi. Sa'yo ba, Pastor? Ano? Mabait talaga ako pagtulog. Nakikinig yung nanay ko ngayon. Nasa kabanatuan, si Nanay Helen. Morning, Liscopides. Nanay Helen. Yan. So, alam mo yun, paulit-ulit na lang. May paulit-ulit tayong sinasabihan, binibilinan, pinapaalalahanan. Tila bagang hindi tayo natututo. Kasi minsan yung consequence, hindi naman ganun kagrabe. Mild lang, kumbaga. For example, nung maliit ka, lagi mo nakakalimutang isara yung gripo ng mabuti. Di, ang consequence, nagmahal na 50 pesos yung monthly bill nyo sa Manila Waters or something. Ang problema, habang lumalaki tayo, medyo bumibigat na rin yung consequence. Kapag paulit-ulit na hindi tayo natututo sa ating mga, alam mo yon, maling ginagawa, madugo na minsan yung kinakahinatnan. Kung paulit-ulit natin binabalik-balikan yung mga pasaway na barkada na nagdala sa atin sa kalokohan, lumalala rin yung gravity ng consequence. Addiction sa sugal na nagdulot sa atin ng kahirapan. Sabi mo, last na. Pero nung nakabenta ka ng konti, nagkapera, ayun, balik ka na naman sa casino or sa kung saan ma-online na sugal. Sabi sa Proverbs or Kawikaan, kung kayo ay may buhaya, Ted, tiyak, makinig kayo. Ito sa akin, aso. Okay? Sabi sa Kawikaan 26:11, ang taong nananatili sa kanyang kahangalan or yung foolishness ay tulad ng aso, ang sariling suka ay binabalik-balikan. Alam mo, Tia, nakita mo na to si Chewy, di ba? Ito si Chewy, okay? Yes! So, oh my gosh, ang cute! Para siyang ship, ano? Para siyang ano? Paborito namin to kasi only parang boy to. Tupa, ang ganda ng balat. No, sa mga nakikinig sa atin sa radyo, it's a brown dog. Anong lahi nito, Pastor? Poodle ba yan? Poodle to. Oo. Itong si Chewy, paborito namin to kasi only boy ko to Kasi yung dalawang dogs pa namin, girl . So, sabi dito, pero kahit paborito ko to, Tia, kadiri to. Pasintabi po sa mga kumakain, ano? Pag ito, sumuka o nag-vomit, kakainin niya yung suka niya, kadiri, di ba? Pero Ted, Tia, yun daw mga hangal o yung mga fools ay mahalin tulad hindi sa buhaya, kundi sa isang tao. Na yung isinuka na, kakainin pa, yak. Sa aso, yak. Pero parang sa tao, hindi. Eh di ba sinuka mo na nga yung lalaki na yan dahil ayaw ka naman pakasalan, inanakan ka lang, tapos nang bubugbog pag nalalasing. Pero nagpabola ka ulit, napangakuan, binoto mo na naman. Tinanggap mo na naman sa bahay mo, di ba? Di ba lumaki ka na, sabi mo, hindi ko gagayahin tong tatay kong babaero. Kasi, namulat ka sa sinapit ng nanay mo, saka kayo magkakapatid, salat sa pagmamahal ng isang ama. Pero bakit ganun? Ginagawa mo din sa pamilya mo ngayon, the very thing na ayaw mo kahinat na ng pamilya mo, na ayaw gawin mo sa pamilya mo, ginawa mo rin dahil sinundan mo yung yapak ng tatay mo sa pambababae, sugal, alak, whatever. Kaya minsan, Tia, napapuzzle din ako bilang pastor while I'm counseling, hindi mo ba nakita? Ginawa mo na yan last week nung nag-counseling, nagkaayos kayo, bumalik ka na naman. It's because nga ang taong nananatili sa kanyang kahangalan
ay tulad ng aso, ang sariling suka ay binabalik-balikan. Brad, may panahon pa. Una-una, hindi ka aso. Tao ka. Nilikha in the image and likeness of God. That's who you are. Pangalawa, sabi sa Biblia, my grace is sufficient for you. It's made perfect in your weaknesses. Pag mahina ka sa nalabanan ang mga temptasyon, alam mo naman na, sandali, last year, na-rehab na ako ah. Ngayon ba, magsasabu ako ulit? Sandali. Pause and pray. Pray to God, Lord, bigyan mo ko ng grasya. Huwag nang balikan tong addiction na to. Bigyan mo kong grasya, huwag nang iboto tong mga politiko na to na pinangakuan lang kami, ganito pa ulit-ulit lang. Lord, bigyan mo kong grasya na hindi ko na ulitin yung mga pagkakamali kong ginawa. Because hindi tayo aso. Tayo po ay tao. Ginawa in the image and likeness of God. Manalangin tayo. Kailangan natin ng dasal. Panginoon, isang taon na kami, Lord, nag-uusap about sa salita mo for more than a year. Puro kami, Lord, pag-aaral ng salita mo. Lord, sa ibang nakikinig ngayon, kulang na lang yung application. Sobrang na sila sa revelation. Lord, mahirap gawin yung mga katuruan mo sa Biblia, pero sabi mo, your grace will give us, Lord, power to overcome sin. So, Panginoon, sa mga iniisip nila, imposible na makawala sa relasyon na to, imposible na mawala sa addiction na to, imposible na mawala sa sugal na to, Lord, bigyan niyo po sila ng grace to believe in you at ma-overcome itong mga pinaglalabanan nila. Lord, it's worth it. Sabi nga ni Ted kanina, it's a habit. Hindi siya overnight mawawala. Little steps, small steps, mapagtatagumpayan din namin yan through your help. Kaya Panginoon, dinadalangin namin sa iyo, mga kababayan namin, nakikibaka sa temptasyon at patuloy na nagugumon sa anumang addiction. Tulungan niyo po sila makaahon. Dahil unang-una, hindi kami aso. Kami ay tao na ginawa in the image and likeness of you. In Jesus' name. Amen. Amen. Panginoon, muli po, dinggin niyo ang aming panalangin na inyong pong alagaan si Brad Jeff at ang kanyang pamilya at ang kanilang simbahan at lahat po ng mga lingkod ng simbahan na ngayon pinakikinig sa aming programa. Lord, keep them protected always against this virus at sila po'y gabayan po ninyo sa kanilang ginagawang pagmimisyon. Mahal na Panginoon, amen. This we ask and we pray in Jesus' name. Amen. 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 Alam mo, Pastor, may mga nagko-comment dito and hindi lang kami ni Manong Ted ang grateful sa segment na to. Ah. Even yung mga listeners natin, they're really grateful na may Pastor Jeff sa programa kasi sinisimulan talaga yung nila yung araw nila with the words galing, of course, from our dear Lord. Amen. Thank you. Salamat, Brad. Thank you so much. We'll catch you tomorrow. All right. Thank you. All right, Ted. Salamat sa opportunity. And Cha, salamat sa opportunity. Cha, magkita tayo mamayang gabi sa ating small group. God bless you po. This is your Pastor Jeff, your daily dose of inspiration. God bless po. Bye, Chewy. Bye-bye ka na. Bye, God bless Chewy. You more. Brad Jeff Alescopidis. Serve the people. Serve the people. And that is our commitment. Our commitment. We are Radyo 5. Ang tambalang matunog sa FM. Nasa Radyo 5 na. Ted Filon at DJ Chacha. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Mondays to Fridays, 6 a.m. Simulcast on 1PH.